Oops, teka lang guys. So, bago natin simulan syempre yung vlog, yung car vlog natin, gusto ko muna mag-shoutout sa mga taong to. Shoutout kay Sir Jeffy Sigat, tsaka kay Sir John Rowan Sigat. Kapatid data sila, no? Thank you, sir. Inaabangan mo palagi yung upload natin. Shoutout din kay Sir Nadsky, Lan Evo fan here. So, yun, no? Shoutout sa'yo, my guy. Shoutout din kay Sir Anthony Del Aire. And yun, guys. So, sana nagugustuhan niyo yung mga in-upload natin yung video. And sana may mga natututunan kayong bago. Guys, so, thank you sa pag-comment. Thank you sa support, ah. What's up, potatoes? What's up ulit sa inyo, mga patatas? Nandito pa rin tayo, guys, sa same garage. Ito, guys, magre-review tayo ng Evo. Now, nag-review na tayo dati ng Evo, guys. 5 ata yun? 5? Evo 5. So, nakita niya naman yung lakas nun, guys, no? And medyo wapish-wapish talaga, no? Pero itong kotse na to, guys, Evo 6.5. Kanyan naman tayo, wala tayong masyado alam sa mga Evo-Evo. Alamin natin mamaya, guys, no? Ano pinagkaiba ng 6.5. Sa 5, sa mga ganyan. Turo na naman tayo ni Papi, no? Mag-aaral ulit tayo ngayon, guys, no? Quick history lang, Pops, no? Ano ba kwento? Bakit tayo may Evo? Siyempre, kasi Pops, nakakwento mo sa akin may Evo kayo dati, di ba? Pero bakit ganitong edition yung kinuha mo? Actually, nagdaan na tayo sa Evo 5, Evo 7, Evo 9. Pero kasi ito yung medyo special. TME edition. TME. Tommy Makinen edition. So, medyo hard to find and syempre, gusto mo yung makakuha ka ng gem. Sakto, meron naman nagbenta, kinuha ko na. Grab the opportunity. This is a gray market import galing Europe. As far as I know, this is one of three dito sa Pinas na original left-hand drive and original Tommy Makinen. Bakit naging rare ang Tommy Makinen? Kasi it's to commemorate yung championship ni Tommy Makinen na 4 years. 97, 98, 90, 99, 2000 sa World Rally. Since gusto nila i-keep si Makinen, gumawa sila ng commemorative car para sa kanya. So, tanong ko, bakit Evo 6.5 ang ginamit? Hindi siya Evo 3, Evo 2, ganyan. Kasi Evo 7. Year 2000, yun yung release ng Evo 6. Wala pang Evo 7 nun. So yun yung ginawa nilang base car. Ah, okay. Then makes set it up, palit ng bumper for aerodynamic, improve. Yan yung ginawa nila ng Tommy Makinen edition. So, Pops, tanong ko lang, no? Kasi itong kotse mo is Evo 6.5, di ba? Yes. Pag sinabi bang, kasi may 6 at may 7, di ba? Pag sinabi bang 6.5, matik Tommy Makinen? For the Evo world, yes. Okay, guys. So, sa mga may alam sa Evo, 6.5 is Tommy Makinen talaga. Throwing fire on this motherfucking beat, yeah. Yeah, ain't no one like Sammy Andy. No cop, yeah, me Nancy. Me, Yogi, fancy. Wait, yeah, me, me, Yogi, yeah, me, fancy. No one like Sammy Nancy. He's in our side. Anyway, Pops, so simulan natin, no? Sa harap kasi syempre gustong-gusto ng mga Evo boys, eh. Ano ba tong ano natin? Anong nangyayari dito? Stuck lang tong kotse. From front bumpers, original. Body kit, wala tayong kinalaw. Side mirror, nakaganan our side mirrors tayo. Then yung mags, Rally Art R01. Okay. So, Pops, tanong ko lang, no? Ang function nito is para labasan ng hangin. Yes. Kasi dahil mainit sa engine bay, para yan yung ventilation niya. Pops, hindi ba to, mo, umuulan, ganyan? Hindi ba? Huwag ka na lang magpanik pag umuusok konti. Ah, normal yun. Normal naman yun. Pops, tanong ko lang, no? Bakit yung ibang Evo nakalagay sa gilid yung plate number? Tanong ko lang. Para yan sa intercooler. Hindi matakpan yung daloy ng hangin.
Yun pala reason. Pops, kasi ako, akala ko na naman forma eh. Hindi naman lahat puro forma. Well, eh, alam mo naman Pops, eh, syempre, Corolla-Corolla lang tayo. Yun pala reason guys, no? Okay. Kasi Pops, no, kung mapapansin natin. Pag nilagay mo ang plaka dito, nakatakip na ang intercooler. So wala na siyang airflow. Mas onti hangin na pumapasok, Pops. Yes. Oy. Kaya pag turbo tayo, as much as possible, kailangan free flow yung hangin. Kasi umiinit. Yes. So ito, Pops, itong mga air vents na to, eh, may function yung mga yan. May function lahat yan. Okay. Gawa yan ng Mitsubishi. Ito, oil, pang oil something? Yes, oil cooler. Oil cooler. Eh dito sa kabila? Ito, diretso sa air duct. Nang... Sa hangin. Ng intake. Brakes? Ah, ng intake? Oo. Tapos yung sa baba, syempre sa brakes natin. No? Okay. Itong kotse, tanong ko lang is, ano, di ba? Is Evo, Lancer Pizza Pie? Yes. Based na sa Lancer Pizza Pie, then, syempre, iba ang kaha ng ordinary Lancer sa Evo na mas malapad. Pero yung iba, ginagawa, pinapalitan yung fender, di ba? Pwede, palitan ng body kit, then yung rear, papalapa rin lang. Pero iba yung, iba pa rin pag Evo talaga? Yes, iba pa rin. Syempre, pag yung dinadrive mo, malalaman mo na yung difference ng orig sa... So, naka-body kit. Yes. Oh, so, anyway guys, yun lang naman. Gusto ko lang malaman guys, no? In the first place, aluminum to. Aluminum din yung hood. Oo nga, no? Oo. Ito, bakal to, Pops. Bakal yan. Pops, pwede ba natin katukin? Gusto ko lang... Ayan, Integra. Ito, aluminum. Aluminum, Pops, tama ba? Aluminum. Pops, pag-usapan natin yung ano, wheels. Ano ba meron sa wheel set natin? Gawa siya ng Race Engineering, made specifically for Rally Art. Model name is R01. Brakes natin, Papi? Stock pa lang. Brembo? Brakes, yes. Kapag ba Evo, matik na ka Brembo talaga? Hindi. Kasi meron lumabas na RS version, which is Rally Spec. Ano lang siya? Standard brakes. Kasi it's meant for companies to tune. Yung sasakyan. Kumbaga, bibili ka ng kaha, papalitan mo ng preno, papalitan mo ng pumunan. Yun. So, hindi lahat pala Brembo? Hindi. Ito, kasi ano ba kwento niyan? Pero medyo weird looking kasi, Pops. Ano ba kwento niyan? Ganador side mirror. Function nito? Wala. Tiis ganda. Kasi, Pops, aminado ka, maliit, no? Yes. Pero ano yan? Ina-adjust sa loob yung... Ano naman, fully adjustable. So, paano yung Pops, maliit yung side mirror mo, paano yung ginagawa mong technique dyan? Meron tayong malapad na rear view mirror. Makikita to natin. Compensate. Makikita natin mamaya, Pops, no? Yes, yes. Okay, so, ikuti muna natin, guys, no? So, para sa mga magtatanong, itong mga decals na to, ano ba ang kwento niyan? Yung ganitong decals is optional ng Mitsubishi para sa Tommy Mackinac Edition. Kumbaga, add-on siya. Pas siya para sa pula, may lumabas na stock na meron na. Papi, wheelset mo, anong magkaiba ba ang size? Hindi, parehas ang sizes. Square setup. So, Papi, ilang daliri ka siya dyan? Tatlo, no? Bakit hindi siya lowered, Pops? Parang hindi ko gustong tignan ang pizza pie na sobrang baba. Dahil rally car siya, Pops, yun ba? Gusto ko rally look. Punta tayo sa likod, Pops, no? Nakikita ko, medyo maraming nangyayari dito. Actually, wala. Stock lang to. Talaga? Oo, stock wing, stock lahat. Okay, so... Exhaust lang tayo. So, ito, Papi, stock to na ano? Stock ng Evo 6. Stock ng Evo 6. Kasi sa Evo 5, nakadikit ang spoiler. Iba ang wing ng 5, iba yung wing ng 6. So, ito, rear fault, standard din sa Mackinac. Sa left-hand right. So, ito, Pops, itong mga rally art, kompleto, no? Yan talaga pagka Mackinac Edition meron. Pagka red, na may stripes. Ito, lahat stock. As much as possible, stock lang siya. Pero ang upgrade natin is intake, pipings, exhaust. Ito, naka-Kakimoto na full titanium exhaust. Para may konting galit naman. Papi, mamaya pwede pa rinig ng galit na sinasabi mo. Yung ano lang naman, yung rev lang. Sige, walang problema. Hindi na natin lalabas guys kasi maulan ngayon. Alam mo naman, yung mga ganito nilalabas, Papi, tuwing kailan na. Pwede naman ilabas, pero hassle lang. Hassle lang guys. Thank you.
naman, Pops, bibigyan mo lang ng isang magandang galitan. Eh, hindi mo naman sinabi, paparinig mo yung turbo, Pops. Ay, ginalit ko lang ng konti. Gulat ako, guys. Ang lakas eh. Pops, ano ba feeling kapag nagda-drive ng, syempre, turbo? Ano ba feeling kapag nagda-drive ng may wapish? Masarap. Lalo na yung sipa nung pag nag-boost na yung turbo, babaon ka sa upuan. Kaya, mapapako talaga sa... G-force, kumbaga. Anyway, Pops, so check natin yung loob. Kung ano, kasi nandun, Papi, may nakita ko na sipatan ko kanina yung team makinin na upuan eh. Baka pwede natin makita. Sige, tara. Ano bang goodies natin meron dito? Lahat to, halos stock. Ito, team makinin edition. Tommy makinin edition na Recaro. Original nitong kotse. So, medyo wala ng point para palitan pa natin ng ibang upuan kasi maganda na siya. Special na siya. Manibela, stock pa lang. Mag-scout tayo ng pamalit dyan. Ito, Rally Art Shift Knob. Tapos ito yung sinasabi kong secret recipe ko. Ano yan, Papi? Wide view mirror. To compensate yung ganador side mirror na maliit. Okay, so, Pops, teka lang ha. Sisilipin lang natin gano'n ba kaliit itong ano, no? Sinasabi ni Papi na, oh, Pops, maliit nga, no? Tsaka, Papi, hindi siya naka-zoom out, no? Parang normal mirror? Normal mirrors lang siya. Okay. Tapos, ito naman, yung gauge niya, stock din. Pero meron tayong rally art kung gugustuhin nyo. Stock na kasi hanggang 260 na eh. So, parang hindi naman tayo abot dun sa speed na yun. So, pwede na siya stock. Okay, so, Pops, sipatan muna natin saglit, no? Ayun. Papi, red talaga siya. Oh, red talaga. Up to 9,000 RPM, no? Yes, pero hanggang 7 lang tayo, red line. Ito, Defi boost gauge lang, para lang ma-monitor natin, hindi tayo nag-overboosting. Original left kasi itong kotse, kaya original din yung dashboard. So, walang putol na nangyari, Pops? Walang putulan na nangyari. Pops, ano ba usually problema ng mga EVO? Pag nila-launch, transfer case, nasisira. Nila-launch, Papi, sorry, nila-launch meaning? Pinapaiyak yung gulong. Okay. From standstill, papaiyakin mo. Yun, makakasira ng transfer case. Siyempre, yung mga parts nag-stock up, luma na, diba? Lalo na pag hindi ginagamit. Tanong ko lang, siyempre, yung iba, takot sa turbo-turbo, diba? Dahil sirain, ganyan. Okay. Ito ba hindi? Hindi naman. Kasi, ang original na kotseng naka-turbo, built siya for turbo. Kaya niya yung stress na binibigay. Okay. Unlike yung NA, gagawin mong turbo, marami kang papalitan para ma-handle nung makina yung stress. Kumbaga, hindi siya engineered para dun, di ba? Yes. Tama ba? So, dun nagkakaproblema. Yes. Papi, wala naman na tayo masyado mapapag-usapan dito sa loob, no? Oo, kasi stock lang naman yung kotse. Stock lang naman. Ang goodie, nasa... Nasa hood. Konti lang naman. Konti lang, no? Oo. Pops, bago natin puntahan, may... Ano ba ina-expect natin sa hood? Stock engine. Stock engine lang talaga, no? Pops, stock ang stock engine... 4G63, rated at 280 horsepower. 280? So, Pops, nung mga 2000 era, malaking bagay na yun, di ba? Malaking bagay na. Kumbaga, malakas na ang horsepower na 280 para sa year 2000. Oo, so... Ang sabi nila, mas malakas pa raw to sa 280 kasi nung mga taon na yon nakalimit sa Japan, ang manufacturer pwede lang mag-produce ng kotse, maximum 280 horsepower. Hindi full potential, kumbaga. Yes. Dahil sa regulation sa bansa. Japan regulations. Okay, so anyway guys, so punta tayo sa sarap. Check natin ano ba meron sa hood. Sige. Ayan, no? Tapos nakikita ko rito, pulang-pula. Ito ba yung original red talaga? Yes, original red ang valve cover niyan. Mukha lang normal car, pero Papi may sipa pala, no? Siyempre. So nakikita ko rito may mga magkakamuka, no? Arc. Papi, ano yung mga arc na yan? ARC, company siya, Abbey Road Company. Pagka tuner shop siya, ARC, yun. So Pops, kumbaga hinanap mo talaga yung mga yan, terno-terno talaga sila. Yes, medyo mahirap na maghanap, pero kahit papano na bili pa rin natin at hanggang ngayon hindi pa kompleto. So Pops, ito cooling plate ba to? Cooling plate? Pops, kakaiba yung cooling plate, ang kapal, no? Aluminum. Okay. ARC, heat shield. Tapos ito, heat shield. Ito, ignition cover. Tapos ito yung strut bar natin na 3-point. Puro ARC. So Papi,
Ano ba, ang stock ba, ano itsura ng stock na ganyan? Hindi ba siya ARC? Hindi. Ordinary lang siya. Wala siyang mga pangalan-pangalan, ganun. Yes. Okay, no, so... Naka-carbon na timing cover. Rally art na intercooler pipings. Tapos yun. Basically, yun lang. Coilover natin? Tain coilovers. Saka meron tayong fuel management. Aeromotive na fuel regulator. Para saan yan, Papi? Para sa mga stuck na kotse. So, Pops, alam mo naman, kapag turbo-turbo tayo, may tinatawag tayong wapish, no? Nasaan ba yung wapish na yun? Nasaan? Courtesy of this one. Ano yan? Ang tawag dyan, Papi? HKS sequential. SSQV 4 na blow-off valve. Yun yung nagtutunog na ganun, Pops. Yun yung wapish. Okay. Curious kasi ako, ano ba yung ginagawa nito ng tunog na yun? Para saan ba yun? Maliban dun sa tunog. May function ba yun? Actually, meron. Nire-release na yung excess na yung air. Dun yan nilalabas. Pero may mas magandang gamit siya if i-recirculate mo, pabalik dito. Sa? So, iti-twist mo to, babalik mo dito sa intercooler. Pero ba't yun sa inyo, Papi, hindi na ganun? Para mayabang, may wapish. So pag nilagay ganun, walang ano, walang tunog. Walang tunog. Tawag doon recirculating. Pero syempre, Papi, kaya nga tayo nagturbo dahil doon. Alam mo naman tayo, if you can't perform, Japan. Kamusta ang hatak ng ganitong kotse? Malakas naman. Hindi ko alam paano i-compare kasi hindi ko alam kung anong comparison ang gusto niyo. Pero malakas naman. Pops, tanong ko lang ah. Siyempre may Integra tayo dito. May Evo tayo dito. Ano ba mas hataw dito sa dalawa? Siyempre yung Evo. Evo pa rin talaga? Evo pa rin. Okay. So ito Pops, comparison yan. Paano mo makakompare yung dalawa? It's a different world. Kasi? Iba yung saya na nabibigay siya ng VTEC. Kasi siyempre lumaki tayo sa 90s, 2000. Hinahanap-hanap natin yung tunog ng VTEC. Mm-hmm. Kaya yun, napabuo ko ng isang V18. Okay, so kung di nyo panood yung isang video guys, ito yung itsura nun. Integra. Pero syempre dito tayo ngayon, no, sa pulang-pulang kotse ni Pops. No? Tanong ko lang, bali Blaze to, no? Blaze? So far, Blaze yung ginagamit ko. Hindi ko pa na-try yung iba. Kamusta naman fuel consumption, Papi, pag naka-turbo? All-wheel drive, syempre, di ba? Siguro mga smiles per gallon. Kung nakakapagpasaya sa'yo, wala ka nang pakialam kung gano'ng kalakas sa gasolina yan. Yun. Yun ang meaning ng smiles per gallon. Ngiti per gallon. Para pala sa mga gustong bumuo ng ganitong Evo, ano ba yung bibigay mong tips? Hindi ko alam magbigay ng tips dun sa mga magbubuo, pero kung ako sa'yo, bumili ka ng buong Evo talaga. Kung magbubuo ka ng Evo, pagawa mo siguro sa mga professional. Meron tayong mga kaibigan, sila Jet Dagley, sila Ochok Santa Rosa, street level. Yun, mga professional gumawa ng mga Evo yun. Doon natin tatapos si Video Pops, no? Pero Pops, pwede ba ako bigyan ng souvenir, Pops, no? Kasi syempre gusto kong marinig isa pang beses yung turbo eh. Sige, dito ka naman. Dito naman ako guys, check natin yung makina, ano ba tunog pag nasa hood tayo. Kita tayo sa mga susunod na video guys, no? And power storage potato. Okay, salamat Papi. And sana may natutunan kayong mga bago guys, no? And peace out. Shoutout na rin dun sa ibang kaibigan natin. All Wheel Drive Squad, Cap Speed, member ng All Wheel Drive Squad. More power. Okay guys, so salamat. Peace out.